Nais kong i-share sa inyo about how to walk in on power and in victory. Paan tayo lalakad sa kapangyarihan, no, sa tagumpay at sa kapangyarihan. Nais kong maunawaan natin, mga kapatid ko, that every believer can live a life of freedom, abundance, victory, because he or she is a child of God. Lahat tayo, kapatid ko, anuman ang sitwasyon mo ngayon, lahat tayo pwedeng makapamuhay ng may kalayaan, ng may kasaganaan, at may tagumpay sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Amen? Sabi nga po ng Galatians 4:7, ngayon hindi na tayo mga alipin. Yung mga alipin, walang rights, walang karapatan, kundi mga anak na tayo ng Diyos. No longer slave, but a child. Amen? Tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. So mga kapatid, I want to tell you this, that every one of us, pwede tayong makapamuhay doon sa pinapangarap mo. Bakit po? Sapagkat bawat mananampalataya, every believer has a voice. Yung tinig mo narinig sa langit, every believer has a voice. And it is a voice of victory, a voice of power, and a voice of authority. Gusto ko makitin yan. Kaya nga po, dapat narinig ang iyong boses. Narinig ka. Amen? Narinig ka ng kaaway. Narinig ka ng sitwasyon mo. Huwag mo hayaan yung sitwasyon mo ang magsalita sa'yo. Kinakailangan ikaw ang marinig ng iyong sitwasyon. Yung tinig mo marinig sa langit, kaya kinakailangan nagpe-pray ka. Even demon spirit, even Satan must hear your voice. Can I have an amen? Kaya nga sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, na kahit kasinlaki lang ng buto ng bustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon. At lilipat nga ito, walang bagay na hindi nyo magagawa. You see, your voice, no, must be heard. Dapat marinig ng iyong mga bundok, ng iyong mga sitwasyon. Huwag kang manahimik, huwag kang parang ikaw ay natroma na sa nangyayari. You have a voice of faith, a voice of worship, amen? A voice of confidence in God. So napakahalaga yung tinig natin ay narinig. Remember this, every believer is destined to victory and cannot be defeated. Yan ang sinasabi sa Romans 8:37. We are more than conquerors through Him, through Christ, who loved us. So, lahat mo na naniniwala, magsabi ng amen, that you are destined to victory. You cannot be defeated. Amen? Alam mo, palagi kong inaawin nyo that I cannot be defeated. I am more than conquerors. Greater is He that is in me than he that is in the world. Yung po yung mga binibigas kong palagi. Lalo na nung bago akong Kristiyan, kasi ang dami kong mga labanan sa buhay, mga tukso, mga problema. I always see to it that my voice is being heard. Alam mo, pag tahimik ka lang, hindi ka mapapansin. Pag wala kang boses, wala kang authority, wala kang power, walang mangyayari. So you have a voice of victory. Amen? Hallelujah. Pwedeng mabaligtad ang ating mga sitwasyon. Remember this, every believer who love God and who are called according to His purpose can always bounce back and can turn things around. Yan ang sinasabi ng Romans 8:28, that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. In other words, everything works for us, whether bad or whether good. Kaya you can always bounce back. Pwede kang uling makabalik. Kasi kinokondemn natin ang ating mga sarili, nahihirapan tayo. Lalakas pa kaya ako? At kuminsan, sinusumpa natin ang ating mga sarili, siguro talagang marapa lang na ako'y magdusa lang ganito. At hindi na ako worthy. Kapatid, wala naman talagang worthy. Dahil lang kay Jesus, tayo naging worthy. You can bounce back. Strong comeback. Amen? Pwede kang maling makabalik. Bakit? Romans 8:28 still works.
No? Yan ang sinabi ni God. Pag sinabi ng ating Diyos, hindi pwedeng hindi mangyari. Hallelujah. Lahat ng gising, sumigaw ng hallelujah! Yeah! Dito po, dami namin, pati mga angel. Nakaka-enjoy, no? Nakaka-bless na we can always go to the Word of God. I want to remind you have a voice. You have a voice. Hindi ka pipi. Pati pipi, may boses. Hindi lang, wala lang words. It's time to be heard. Amen? It's time to speak. It is time to turn things around. Lagi nyo itiklare ang Romans 8:28. Anong marang nangyari sa buhay nyo? Like Joseph. Ano ba si Joseph? Wala pa nun yung Romans, wala pa rin yung Romans 8:28. Alam niya niya eh. So, if I'm not mistaken, Genesis 50:20. You meant it for evil, God meant, but God meant it for good. In other words, it turned things around. Masama ang pinlalo laban sa kanya. Pero yung sitwasyon, binaligtad ng ating Diyos. Kuminsan may plano ang iyong ang gaaway. At kuminsan tayo mismo may maling plano tayo sa buhay. Pero kuminsan gagamitin pa rin niya ng Lord para mabago tayo, para mabaligtad ang ating mga sitwasyon. Amen? Sino sa'yo nakapagplano ng mali sa buhay? Kuminsan hindi lang nakakalata yung iba. Kaya may nakulong, nakapatay, may nabuntis, no? may nalitis. Why? Nakapagpasya ng mga mali sa buhay. Pero sometimes, still, because God, you love God, you are called according to His purpose, pwede niyang mabago ang ating mga sitwasyon. Kaya gusto ko yung kanina eh. Unchangeable, unshakable, unstoppable. Pag may pinlalo ang Diyos sa atin, hindi pwedeng hindi maganap sa ating mga buhay. Amen po ba? But the sad truth, the sad reality, not every believer knows how to live a victorious life. Tanungin niyo man ang katabi niyo. Hindi lahat marunong mabuhay ng may matagumpay. They find it difficult for them to believe and apply what God has promised for them to receive. Kung minsan merong nahihirapang maniwala. Ako nung bago akong Kristiyano talagang, totoo kaya yung healing? Totoo kaya yung that God can bless me? Makiyayari kaya talaga ito? Makapag-aasawa kaya ako ng maganda? Nangyari, praise God. Amen? Kung minsan nang dududa ka, siguro sa iba nangyari sa akin, baka andiyan dito yung manyari. Sino sa inyo kung minsan para nahihirapang ang maniwala? Aliwa, kaya nga po may faith eh. Pag may mga panahon parang hindi mo mapaniwalaan, nagdududa ka na, nagdadoubt ka na mismo sa Diyos, mismo sa iyong sarili, doon papasok ang pananampalataya. At ang pananampalataya ang tutulong sa iyo para malampasan mo ang lahat ng yan. Pero kumisan marami, nahihirapan pa rin. They find it difficult for them to experience healing and miracle. Lalo na pag nadungkol sa sitwasyon na mahirap ng mahirap. At kumisan parang pinaniwalaan mo rin na rin at nag-agree ka na rin, sumang-ayon ka na rin sa iyong sitwasyon na talagang sadyang ito ang palad ko. Diba? Ito ang kapalaran ko. This is my faith and I need to accept it para makontento na ako, subayan na ako. Kapatid, anak ka ng Diyos, buhay ang ating Diyos. Alam po, nangyari sa buhay ko yun eh. Akala ko, hindi ko na kung paano ko makakalaya sa mahirap na buhay. No? My younger days is so difficult because I was born difficult. Yung difficult, mahirap. Nag-joke lang po ako, di ba? Pinanda kong mahirap. Di ba? Mahirap. At kung minsan akala mo yung panging mahirap mo ay yan na ang iyong kapalaran. Tadhana. Tinakda. Kaya kung minsan nahirapan tayong maniwala. Gusto ko i-encourage ngayon. Pwedeng mabago ang ating mga sitwasyon. Amen? There are moments in our life that we need. Ito yung challenge ko ngayon. There's a moment in our life that we need to wake up about who God says we are. Alam mo, bumalikwas po ako. Sabi ko, hindi ikaw yan, Alvin. Hindi ako ito. Hindi ito yung buhay ko. Hindi ako taga rito. Nagalit ako sa aking sarili. Nung hindi pa ako pastor, bata pa lang ako Kristiyano. Satan, hindi ako ito ah. Hindi ako bihag na sigarilyo lang. Kontrolado ako. Hindi pwede ito.
Pero pagkatapos, babalik uli. Hanggang sa ito'y maisuko ko at ma-deliver ako. May mga sitwasyon sa buhay na takot ako, nag-aalangan, nag-aalinlangan, walang confidence. Pero nasabi ko, hindi pwedeng palagi akong ganito. Sayang yung ganda kong lalaki. Amen? Kaya lumakas ang loob ko eh. Kaya naligawan ko si Pastor Carmel, hindi pwedeng hindi ko masabi yung kahit pinagpipray ko lang siya. Yun, alam mo, ang hirap nun. Pag seryoso ka, ang hirap sabihin, pinagpipray kita. No? Kasi sabi ko, baka mag-rapture, hindi ko man nasabi yung I love you. Di ba mga kapatid? So marami sa atin kumisan, dapat tayong gumising. Eh, paano kung hindi ako gusto? Eh, malay mo, baka gusto ako. Ayan, nakachamba ako. Una, talaga hindi ako niya gusto. Eh, na ako talaga buring Pastora Carmela. Pero alayang nga karapat, pig-break eh. Now, kumisa naman, pwede pala yung makinado. kukulamin ko sa prayer yung crush ko na hindi ako crush. Now, kumisa, may mga kapatid ko, dapat nating tanggapin ang katotohanan. Kuminsan, meron talagang nakatadhana sa'yo. Kuminsan, nabubulangan ka lang, hindi mo nakikita, nandiyan lang pala sa tabi mo. Nilalampas-lampasan mo. Diba? So, kuminsan, let us be open. Nagkakamali tayo. No? Tao lang tayo. Pero mga kapatid, tapakan mo sarili. Eh, paano kung nabasa? Okay lang, at least nalaman mo. Hanggang maaga. Hindi yung nasabi mo, kahit tumanda na akong binata o dalaga, kung hindi lang ikaw. Kung hindi ikaw, lang ang maging asawa ko. Okay mong tumuha na akong bayang tao. Okay lang tumanda ako ng dalaga, tumandang binata. Kung hindi lang ikaw, kaya kumisang marami, nagkakatotoo yung sinasabi na lang yan. Kasi akala nila, wala lang iba na niready ang Lord. Pakisabi mo sa iyo katabi, meron na ka-prepare para sa iyo. Amen? Huh? Lakasan mo ang loob mo. Tinatawag ka ni Jesus, okay? Kailangan mo lang lakas ang kumisang loob mo. Ah, pero kailangan mong ayusin ang sarili mo, okay? Kasi what you do right now is the reflection of your future. Kung ngayon, pag-aaral lang, tamad ka, trabaho sa bahay, hindi mo magawa, wala kang discipline, hindi mo inaayos. Palagay mo kayo, meron kang magandang future. Kung ikaw mismo, hindi na diwala sa sarili mo, so you need to wake up. Wake up. Amen? Gising! Sabi natin, gising! Amen? Hallelujah! Kaya nga po, I believe this is the time to take God at His word. Ito yung panahon na ating pong paniwalaan ng Diyos. Kung ano yung sinabi niya. Take God. Pag sinabi niya, yun na yun. Yung talagang believe ka sa kanyang salita. Amen? Now, there are times in our life that we need to choose to walk in our authority and power as a believer in Christ. Ewan, tama yung grammar ko. Bahala na kayo. Yung sentence. May mga panahon, may mga sandali sa buhay natin na kinakailangan natin gumising. No? Kung sino tayo. At kung ano, lipat mo na, yung binabasa ko na dito. Iba yung nandun. We need to choose to walk. Piliin natin lumakad sa ating kapangyarihan. No? So, authority na binigay ng Diyos sa atin bilang mananampalataya kay Kristo. Meron tayong authority. Hindi po, ang labanan, spiritual eh. Kung minsan, you don't realize what is happening behind is demonic and satanic inspired. So, may mga panahon, dapat tayong lumakad na may authority. Dapat marinig ang ating boses. Amen? Because every believer has a voice, authority, power, anointing. We are called to walk with power and victory. Tayo po'y tinawag na dapat tayong lumakad, na taglayan kapangyarihan. Naghahaling kay Jesus. Ang sabi nga sa Luke chapter 10, verse 19, sabi ni Jesus Christ, I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Walk with your authority. Let your voice be heard. Binigyan kayo ng kapangyarihan, sabi ni Jesus, ng kapangyarihan na inyong yapakan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan.
at pagtagumpayan lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang pwedeng makapanakit sa inyo. Yan ang sinasabi niya sa kanyang mga disciple. Now, kung kailangan niyo ng mga disciple noon, kailangan din natin ngayon. Walking on victory and authority. Sabi nga sa Mark 16 verse 17, ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga sumasampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. At magsasalita sila ng mga bagong wika. Bakit binigyan na yung pasyon sa demonyo? Ano ba ayon sa isang narinig ko? No? I don't know if this is true. Ano, na yun ang mga demon spirit, no? Napakarami. Mas marami pa sa mga tao. Mas marami pa sa mga tao yung mga fallen angel, demon spirit. So, kaya dito pinakita ni Jesus na binigyan niya emphasis na meron tayong kaaway. There are demon spirit that will try to manipulate and to control situation and people. Kaya we need to walk with authority. Pakita din alam yan, palagi tayong talo, palagi tayong wala sa mood. Kung minsan akala mo na sobrang ka lang ng asukal o kulang ka lang sa tulog, yung pala demonic na. Na may mga time talaga, kulang ka sa tulog, kulang ka sa sustansya, sa vitamin, kaya vitamina, kaya kung minsan parang malumbay ka. No? Pero kung okay naman ang ginagawa mo, exercise, tamang pagkain, pero pagkatapos wala kang gana, wala kang joy, no? Nakakatisod tayo, wala kang daladalang energy, excitement, life. Well, maybe you are being manipulated by the enemy, natukokontrol ang iyong emosyon. Hindi ka demon possessed, but you are being demonized. Your thinking, your feelings, emotion, nakokontrol. Hindi ka naman dapat wala sa mood. Bakit wala ka sa mood? Sometimes, ginagawa ng kaaway yan para wag tayo maging blessing, para wag kang lumakad sa tagumpay, sa victory. Can I have an amen? Kaya dito, pinipesize ni Lord, ang isa sa ministry natin, pag tayo may faith, ang unang ministry natin, magpalayas ng demonyo. Binagay niya, pagkatapos, magsalita ng ibang wika, speaking in tongues. Why? Your voice must be heard. Kaya ito, nagrema sa akin eh. Palagi yung binabanggit yung salita. And then, binigyan pa tayo ng gift ng Lord, yung gift of tongues, language, speaking tongues. Why? Mahalaga kay God ang salita. Sa lahat ng nalikha ng Diyos, tayo kawangis ng Diyos, at tayo yung binigyan ng ability to speak like God. Amen? Kaya nga po, sabi nga sa verse 18, walang mangyayaring masama sa kanila kahit makahawak sila ng mga ahas o makainom ng lason. Ito, mga delikado na naman. Kanina, alakdan, ahas. Diba? Ngayon, binagit uli yung mga ahas at lason naman. Because we are living in a dangerous world. Napanganib. Yung mga ahas, kilala yan sa pagiging tuso. Diba? Tuso. Maraming tuso sa mundo. Na pwede kang maagat ng katusuhan ng tao. Although this is a literal snake, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at gagalang ito. Anong pinapakita? Yung ating authority sa karamdaman, sa mga sitwasyon. So, in-expect nila, bigyan tayo ng authority at in-expect niya, inaasahan niya, kapatid ko, lalakad kang may tagumpay at may kapangyarihan. Amen? Now, tatlo ang aking i-share sa inyo. Three important decisions that will cause us to walk on power and in victory. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Now, tatlo lang ang i-share ko na parang dominant dito. Although marami mga dapat natin mga gawin decisions sa buhay, no? Para makalakad na may tagumpay. Itong babanggitin ko ay related lahat sa faith. Ang halaga kasi ito na maintindihan natin. Related lahat sa faith, no? Una, choose to live by faith. You need to choose to live by faith. Sa panahon pong ito, pag wala kang faith, nakakatakot. Bakit marami nai-stress, natotrauma, nagkakaroon ng nervous breakdown? They are losing their faith, not just their health. Kaya kung minsan nagdudud, ano lang iniisip? Wala lang confidence. Depressed na sila, depressed. Hindi lang stress, but depressed. And they becoming obsessed. Naku, baka mangyari ito. Obsessed na, overthinking. Naku, baka ito mangyari. Baka ito yung darating sa buhay namin. Asan ang faith doon?
over anxious. Alam mo, may mga taong ganyan. Kaya they are living in defeat, not in victory. Hindi lang sila oppressed sa mga demons, but they are so depressed, so stressed out of what is happening. At marami ganyan. Alam ko, baka pag nagkasakit ako, yung pambayad namin sa ospital. Alam mo, minsan nakakasyak talaga yung pag may nagkasakit, nagrabe yung sakit, pag hindi ka Christian. Ako yung tatay ko, may karadaman sa buhay, yung nanay ko. Ako, minsan eh, ikaw mismo parang gusto rin mamatay. Kasi hindi ka Christian eh. Nawawala yung faith. Kakabahan ka, baka mabenta ang bahay namin, yung kotse namin. Naku, baka paano kami, maghirap na kami, mabalita, nakakahiya, machismis kami. Yung po yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng stress. Sa mga panahon yan, anong gagawin mo? You need to choose faith because faith is a choice. Sabi niyo, faith is a choice. Lord, paniniwalaan kita. Faith is a decision. Lord, I will decide to believe on you. Amen? Kaya lang sabi ni Jesus sa mga bulag, sa bulag. Sabi niya, Jesus said, if you can believe. In other words, nasa atin kung tayo maniniwala. It is a choice. It is a decision. Sabi niya, if you can believe. Ang tanong, can you believe? Kaya ba natin maniwala? Same situation sa cancer. Kanina, nag-message sa akin, yung isa nating member sa Magalang, for how many months nakikipaglaban sa cancer. At pupuntahan niya ako, lalapitan, Pastor, pag-pray niyo po ako, lay hands niyo po. And then, lalapit sa altar. And then, may message niya ako, Pastor, ganito ka, pag-pray niyo ako. Kanina, nag-message sa akin, no? Zero cancer na siya. Pati yung kanyang mga laboratory tests, lahat maganda. No? Lahat maganda. Tuwang-tuwa siya. Sabi ko, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung sister na talaga, convinced siya, naniniwala siya, nagagaling siya sa cancer. Gumaling siya sa cancer. If you can believe. Ano sabi ni Jesus? If you can believe, all things are possible to him who believe. Lahat ay posible sa mga naniniwala. Now, mahalaga yung faith. Why you need to choose faith? Una, you cannot be saved without faith. Napaka-basic nito. Yan ang sinasabi sa Epeso. Epeso dos oso. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, you cannot live the Christian life without faith. You cannot live the Christian life without faith. Ano sabi riyan? Romans 1:17, the just shall live by faith. May mga bagay parang mahirap eh. Kaya nga kailangan ng faith. Kaya dapat wala sa ating vocabulary yung mahirap maging Kristiyano, no? Ako talaga, sa literal talaga, mahirap maging Kristiyano. Parang mahirap maniwala sa milagro. Kaya nga may faith para yung mahirap ay maging madali. Amen? Lahat ng gising pa po, magsabi ng hallelujah! Hallelujah. Amen? You cannot live the Christian life without faith. Tandaan nyo yan, mga kapatid ko. Bakit? For we live by faith and not by sight. Now, once you live by what you see, palagi kang, yung mga galaw mo, tentative. Yung mga galaw mo, kuminsan may takot, and you just rely on your ability, on what you can do, and you always expect from other people. At kumisan para gusto mo na rin makipila sa mga tumataya ng loto. Why? You live by what you see. So, you can live the Christian life without faith. For we live, I think it's ikaw, I live by faith and not by sight. Even God live by faith. Bago niya, yung nilikha niya, hindi pa man niya nakikita. Nang sabihin niya, kaya by faith, God created everything. Kaya nagsimag sila na nagkaroon. Because God always operates in faith. You cannot be pleasing to God without faith. Ito matindi ito. You cannot be pleasing to God. And you cannot please God without faith. Yan ang sinasabi sa Hebrew. Basahin natin lahat. And without faith, it is
Impossible. Ang word na ginamit, impossible. Impossible to please God. Alam mo, ginagawa ating maliit yung word na faith. Kumbisan, by faith kayo. You are living by faith. Ang hirap naman, ano? Meron ba yung nakarinig nun? Kami po ni Pastora, ano? Ako, wala akong naging Kristiyano. Mag-asawa kami. Nag-ikasal kami ni Bishop Hong. Sabi niya, unahin niyo ang Diyos. Ibigay niyo para kay Lord. Sabi ni Bishop. Kaya tinandaan namin yun. Nag-tides kami. Lagi nag-tides. Naglalabo pa rin. At sobra pa binibigay namin. Sabi ni Bishop Hong, gawin niyo yan. Sabi niya, hindi kayo magkukulang. Pagpapalayan kay ni Lord. Pinaniwalaan namin yun. No? Alam niyo, mas mahirap ang mabuhay na walang faith. Mas masarap at mas sigurado yung living by faith. Because God is real. God is good. God is faithful. Unstoppable. Unshakable. Amen? Hallelujah. And He is a rewarder. So you're gonna please God. Kaya pag wala kang faith ngayon, akala mo natutuwa ang Lord. Kahit gumapang ka pa, lumakad ng palahot, hindi dyan nakukuha si God. Nai-impress. Natutuwa ang Panginoon. Pag believe na believe ka sa Kanya. Paniwalang paniwala ka sa Kanya. Pinagmamalaki mo siya. Hindi mo kinakahiya ang mabuhay sa pananampalataya. Amen! And it pleases our God in heaven. And you cannot fight the Christian fight, the Christian battle, the Christian fight without faith. Ano sabi ng Bible? Anak, pakilipo mo na anak. 2 Timothy 4:7, ang sabi ni Timothy, ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, faith. You can only fight the Christian fight by faith. Sa pagitan ng pananampalataya. You cannot stop the fiery darts. The fiery darts of the enemy without faith. Yung atake niya, yung talagang mga fiery darts, yung mga naglalagablab na palaso ng kaaway. Iba-iba yan. Tukso, affliction yan. No doubt, unbelief, fear, worry, no negative thinking, no depression, rejection. Lahat ng fiery darts. Pag wala kang faith, hindi mo kayang sanggaan. Ano sabi ng Ephesians 6:16? In all circumstances, take up the shield of faith. With which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Kaya ang dami biktima. Because they don't operate, they don't live by faith. Because without faith, hindi mo kaya yan, kapatid ko. Faith ang panlaban natin, ang ating pinaka-shield para huwag tayong tamaan, ma-sharpmail, ma-assassinate, yung mabaril ng kaaway, ma-missile. And you cannot stand strong without faith. Hindi ka pwedeng makatayo ng matatag kung walang pananampalataya. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:24, because it is by faith you stand firm. Kaya pag wala kang faith, mabuhay ka. No? Mabuhay. Unstable. Mahina. Pero yung faith, pinapatatag ka. Pananampalataya. Pinapatatag tayo. Pinapatibay. And you cannot win over the world without faith. Hindi tayo pwedeng magtagumpay laban sa ating labanan sa sanlibutan kung walang pananampalataya. Basahin nyo, 1 John chapter 5, verse 1 through 4. And then binagid doon sa verse 4, this is the victory that has overcome the world, even our faith. Ang daming puro faith sa Bible, di ba? Faith lahat. We overcome the world. We have victory. Sa manong paraan? Sa ating pananampalataya. Minsan, nahihiya ka, ayaw mo masabi, puro faith ka. Anong gagawin natin kung di faith? Lahat ata ng bilang ko rito, nakapaloob lahat dyan yung buhay natin in all aspect of our lives. No? Maging sa ating kakainin, why worry? Sabi ni Jesus, about what you will eat, what you will drink. Your Father in heaven, sabi niya.
Asan ang pananampalataya? Sabi ni Jesus Christ. Amen? At ito, matindi ito. You will make mistake without faith. Romans 14:23, for whatsoever is not of faith is sin. Kaya magkakamali ka. Dapat ang ating ginagawa, gagawin natin may pananampalataya. Mix it with faith. Kaya marami nagkakamali. Wala yung faith. Wala yung pananampalataya. Bakit? Anumang mga bagay, anuman na hindi sa pananampalataya, kasalanan. So mga kapatid ko, in-emphasize ko lagi ito sapagkat napakahalaga na maintindihan natin yan. And you cannot receive your miracle without faith. Walang milagro. Kaya anong sabi niya sa Matthew 9:28, Jesus said to them, sa mga bulag, do you believe that I am able to do this? Sabi niya, yes, Lord. Sabi niya, yes, we believe. So, become what you believe. So, without faith, pati milagro. Kaya ba na rin siya, sabi ni Jesus, sabi niya kay Bartimaeus, pinagaling ka, naging pananampalataya. Sabi niya sa centurion, pinagaling ka, great faith ka. Sabi niya, gubaling ka because of your great faith, yung alipin mo. Amen? Inahalagdakilang pananampalataya. So, mga magulang ko, mga kapatid, sabi niya, faith. Anong oras na? Okay. Hanggang dito na muna tayo. Okay? Amen? I-meditate natin yan. Pagbulay-bulayan natin. Hallelujah. Muli natin aabitin yung you are God alone. This is our God. Magpe-pray po tayo. Let your voice be heard. Every believer has a voice. A voice of faith. A voice of victory. A voice of triumph. Let your voice be heard. Yung prayer mo marinig. Ang kaaway, gusto kang patahimikin. Gusto tayong gawing pipe. Kailangan marinig ang boses mo. You can be a cell leader. You can conquer your 12. You can be healed. You can be set free. Our God is unstoppable. Our God is unchangeable, unshakable. Tumayo tayo lahat kayo mga nasa sanctuary. Exercise. Let your voice be heard right now. Sing aloud with faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shanta Rabba Rabba. Give me glory, Jesus. You are not a God. Hallelujah. By human hands, you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Sing it again. You are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way.
Ati pong ipagmalagyan natin Diyos at isang itaas. Hallelujah. Yes. Tonight, let us choose faith. Let us choose to live by faith. Hallelujah. Faith in God alone. Trust in God alone. Let your voice be heard. The voice of faith, the voice of victory. Hallelujah. Let your prayers be heard. Let your worship be heard. Let your boasting for the Lord be heard. Hallelujah. This time, choose faith. Make a decision to believe. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, huwag mong hayaan ang iyong sitwasyon. Ang iyong problema ang magdikta sa iyo, ang mangusap sa iyo. Ikaw ang magsalita. Ikaw ang mangusap. Hayaan mong marinig ng kaaway, ng iyong karamdaman, ng iyong problema, ang iyong tinig, yung tinig ng pananampalataya, yung tinig ng paniniwala. Yung salita ng Diyos na nasa puso mo. Hallelujah. Choose to believe. Do not doubt. Allow your faith to take you, to bring you into a place of breakthrough right now. Let your voice be heard. Hallelujah. Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyong mga salita'y buhay. Pag nangusap ka, nangyayari. Pag nagsalita ka, O Diyos, walang pwedeng makapigil. Hindi babalik ang mga salita mo na walang bunga. Salamat, pinangahawakan po namin lahat ng aming narinig, yung kahalagahan ng pananampalataya sa buhay po namin. Hindi kami matatakot. Hindi kami patatalo sa aming mga nakikita, sa aming mga nararamdaman, sa sinasabi ng aming mga sitwasyon. Pipiliin namin paniwalaan ang iyong mga salita. That you are God alone. Hallelujah. Hindi ka nilikha ng tao. You are not a created God. You are the true God. Hallelujah. The first and the last. The beginning and the end. The Alpha and the Omega. The creator of everything. The sovereign Lord God Almighty. And we thank you for our Lord Jesus Christ. Tonight we speak. Ano bang sitwasyon mo ngayon? Begin to speak. Speak healing. Speak blessing. Choose faith. Choose to believe. Sabi ni Jesus, if you can believe, all things are possible to him who believes.
Hallelujah. Sa oras po ito, Lord God, nagkikipag-isa ko sa panalangin ng iyong mga anak. Ano bang nakalang mga sitwasyon, karamdaman, cancer man ito, Lord God. Tumor man, bugol man, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, tinutunaw namin ito. Winawasa ka sa sila. Pinipili namin mabuhay na may pananampalataya. Hallelujah. Hindi kami pa-i-stress. Hindi kami mag-worry. Hindi kami mag-iisip ng sobra. Sasambahin ka namin. Pagtitiwalaan ka namin that you are a good God. You are our Father in heaven. And all things will work together for the good of those who love you. Those who are called according to your purpose. Salamat po, Ama. Salamat sa kalayaan. Sige, tanggalin mo yung takot. Live by faith and not by fear. Live by faith and not by fear. Pagtiwala mo ang Diyos, tanggalin mo lahat yan. Hallelujah. Embrace the Word of God. Embrace the promises of God. Magpahinga ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Receive it right now. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We praise you. We glorify you. Salamat sa milagro. Salamat sa kalaya. Salamat sa revelation about faith. We give you glory. We give you praise. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Tayo magsabi na, amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Oh,